Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay dakilang kapyastahan ni San Juan Bautista. Kaya naman, sa banal na misang ito, ating ihanda ang ating mga sarili, ang at pagsisihan, ang mga nagawang mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nanalis ng mga
Mahal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang katausasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng lahat sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Piniliin ako ng Panginoon bago pa isinilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sinlakas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa papamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi ay ginawa kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong sinayasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, puon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y bawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, humugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kong katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakakintal sa puso ko at loobin, ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin.
Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong, sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa aking mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak. Mga kapatid kong mulaha sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalha ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Inyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon. At nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa paghutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu.
siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganoon din, lagi nating pasalamatan ang ating tagapamagitan ng ating mga dasal, Santo Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. Akala ko'y holiday po ba ngayon? Nadami natin, ano? Piyesta ngayon ni San Juan, no? At yan ang ating pagnilayan, ang buhay ni San Juan. Kung kayo'y liliga ngayon sa papuntang San Juan, Batangas, o kaya'y dyan sa Lian, yan po ang mga patron, San Juan. Ay, hindi pala po sa San Juan, Batangas. Ano, sa Lian, sa Balayan, no, parada ng lechon ngayon sa Balayan. Dumaan kayo doon, ano? Sa Balayan, ano? Dakilang kapiyastahan ngayon ni San Juan. Sa mabuting balita na ating napakinggan tungkol kay San Juan, una, bago dumating sa ganitong punto na siya ipanganak, ang kanyang mga magulang, si Elizabeth at si Zacarias, yan ay matatanda na nung pagkalooban ng Diyos ng anak, no? At si Zacarias ay siya isang sasardote, isang pari, matuwid, araw-gabi, laging nasa harapan ng Diyos, nag-aalay bilang isang sasardote. Matuwid din ang kanyang asawang si Elizabeth. At dumating din sa mahabang panahon nilang dasal na sila'y magbuntis, no? Na si Elizabeth ay magdalang tao. Mahabang panahon, sila'y kinahabagan din, inalis sa kadustahan si Elizabeth, pinagkalooban ng Diyos ng anak. Pero si Zacarias ay nagduda sa anghel Gabriel. Sabi niya, kami matanda na. Bakit nga ngayon nyo kami pagkakalooban ng anak kung kailan kami matanda na? No? At yung gay, imposible na. No? Kami matanda na, hindi na kayo magkakaanak. No? Ano nangyari sa kanya? Dahil pinagdudahan niya ang Diyos, siya'y hindi makapagsalita. Kaya, sa oras na ito, nung tinatanong kung anong ipangangalan sa bata, nung siya'y sumulat, nung sabi niya'y Juan ng ipangangalan sa kanya, at namangha ang lahat, si Zacarias ay biglang nakapagsalita. No? At dyan na, magsisimula ang mga himala ng batang itong si San Juan. No? Si San Juan ay lumaki, sabi siya ay lumaki ang bata, naging malakas ang kanyang espiritu, siya ay tumira sa ilang o sa disyerto. Si San Juan ay tumira sa isang disyerto na malapit sa Dead Sea, no? Sa isang community na ang tawag ay Essence of Qumran. Diyan siya lumaki. Sapagkat doon siya inihanda ang kanyang espiritu, ang kanyang katawan, dyan sa inihanda ng Diyos. Kung sa ating kapanahunan, parang isang batang minor na dinala sa seminaryo. Doon pinalalaki at inihahanda ang kanyang espiritu. Si San Juan, doon sa lumaki. Anong paniniwala ng community na kanyang tinirhan doon sa disyerto? Ang tubig, no, na kapagka ipinalini sa tao, ay nakakaalis ng kasalanan. Ang tawag ay binyag. Diyan si Juan lumaki sa ganyang community. At ang community ng kanyang kinalakihan, hindi nag-aasawa ang lalaki, namumuhay ng celibate, no? Sa kanya kung saan siya lumaki. Siya'y malaki na nung siya'y bumaba sa Israel para mangaral. At nagulat ang community na kanyang pinanggalingan sapagkat sabi niya, ang sakop ng pagbibinyag na ito ay hindi lamang kayo.
ang tawag ay mga elite ng mga Israelita. Ito'y para sa lahat, kasama ang mga hintil. Pag sinabing hintil, tayo. Pag sinabing ikaw ay hintil, ibig sabihin hindi ka Hudiyo, hindi ka Israelita. Kaya ang tawag sa ating hintil. Ibig sabihin, sabi ni San Juan, ang binyag ay para sa lahat. At itong ginagawang paglilinis ko sa pamagitan ng tubig, ito'y merong dadating na mas higit kaysa akin at dakila. Inihahanda ko lamang kayo. Nililinis ko lamang kayo. Ibig sabihin, sinasabihan niya ang mga tao, magsisi kayo, taligdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Sapagkat may darating na higit kaysa akin. Sinong darating na kanyang ipinaghahanda? Sino? Si Jesus, no? Kanyang kamag-anak, ano? Kayo na'y kapanganakan ni San Juan, kaya sa'y anim na buwang mas matanda kay Jesus, no? Kaya sabi niya, mayroong higit na darating sa akin. Kaya inihahanda niya ang mga tao. Mga minamahal na mga kapatid, ano, pwede nating makuha sa paginilay sa kapiyastahang ito ni San Juan. Una, sa kanyang mga magulang. Dadating din ang panahon na tayo'y kakaawaan ng Diyos. Tayo'y dadating din ang panahon na tayo'y kakahabagan niya. Laging merong panahon ang Diyos sa atin, no? Si Elizabeth at Zacarias, napakatanda na nung ipagkaloob ng Diyos ang biyayang kanilang hinihiling. Matanda na. Pero dadating din ang biyayang ating ipinagdadasal na matagal. Amen. Ano? Darating din yan. Antay natin ang tamang panahon ng Diyos sa atin. At pag dumating, huwag nating pagdudahan. Huwag nating pagdudahan. Sapagkat yan ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa buhay naman ni San Juan, siya'y pinalakas niya ang kanyang espiritu. No? Pinatibay niya ang kanyang kaluluwa. Anong pamaraan para tumibay siya sa lahat ng tukso sa kanyang buhay? Ang pinalakas niya ay ang pagpenitensya. Anong kinakain niya? Mga balang, mga pulot-pukyutan. Anong kanyang damit? Ang damit niya ay mga hinabing balahibo ng hayop. Nagtiis, kinontrol niya ang kanyang laman. Ang pita ng kanyang laman. Ang pinalakas niya ay ang kanyang espiritu para matibay siya sa lahat ng pagsubok sa buhay. Siya'y tumira sa isang community na namumuhay ng celibate, no? Malinis na pamumuhay, no? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Para tayo'y mapalapit sa Diyos, patibayin natin ang ating espiritu. Patatagin natin ang ating kaluluwa. Huwag sanayin at ibabad lagi sa mga mabibigat na kasalanan. Ano? Tayo'y magiging mahina. At nang nakakatakot, kapag ka ikay babad sa kasalanan, ay baka diyang ka abutan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulok-lok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapiyastahang nang nagturong darating at narito na nga sa Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagkatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna ng tagapagbinyag na si Juan Bautista sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi bago pa siya iluwal. Kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta siya lamang ang naghayag nang narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinubin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sana. Kami ngayon ang aming kakan sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Hinihiling namin kamay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Aming manlalakbay sa Kanya dumudulog. Si Jesus lamang ang sa kapayapaan ng buong sansinukong. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kaluluwa at katawan.
ibibigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero, ay dumadalangin na ang iyong sambayan ng nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap sa aming panibagong pagsilang sa Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, Tagaypetralsina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihingin detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 19 ng Agosto lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsatiyo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginaong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.